So ito po yung gagamitin natin sa Boss Ironman 2024 dito sa Luzon. Bukod sa sulit na yung pera mo, ang tagal pang mauupot. Ikaw na yung maiinip. At maiba tayo dun sa issue na kumakalat na yung ibang brand, sinasabi nila na parehas lang daw yung manufacturer ni Corsa Motorcycle Tires. Hello guys, it's your boy Sir Troy. So welcome sa panibagong video natin. So panahon na naman ang gayakan para sa Boss Ironman. So ngayon, isa sa mga preparation natin ay yung pagpapalit ng ating gulong. So namimili kasi ako kung itong dual sport tire ang gagamitin ko or itong ating dating gamit na semi-race tire, which is galing din siya sa Corsa Motorcycle Tires Philippines. Ayan. So ito yung gulong na sinasabi ko sa inyo na halos ka-size lang nitong ating dual sport tire. Pero magkaiba yung kanilang specification. So ipapaliwanag ko. So si Corsa Cross S kasi na dual sport tire na gamit ngayon ay 140 yung likuran, 80 yung kanyang taas. Ibig sabihin po nun ay 80% nung 140 na lapad. And then rim 17. So ito po kasing si Corsa R93 semi-race tire ay 160. Ayan, 160, 60 rim 17. Ito kasi pagdating dito guys sa konti lang yung kanyang mga grooves. More on tire pa rin yung naka-grip sa kalsada. Unlike dito sa dual sport natin, maraming dadaanan yung dumi, which is parang 70% yung mga gulong na nakakapit sa kalsada and then 30% yung hindi. So bakit ganun yung size nila, no? Magkaiba pero halos magkasinlaki. So ito yan, papakita ko muna na itong si 160 at si 140 halos magkasinlaki. So ayan, pag pinagtapat natin yung gulong, ayan, halos magkasinlaki na lang sila, no? Ayan. Si Cross S kasi ay may tinatawag na overspec, which is mas malaki talaga yung actual size nila compare sa nasa detalye. So kung kayo ay bibili ng dual sport tire, make sure mag-search muna kayo sa YouTube or kung mapapanood nyo itong video na to. Like ito si Domo kasi, oversize yung kinabit natin dito. So 110 yung harapan and then 140 itong likuran. So ito yung harapan. Medyo malaki siya ng kaunti kaya sumasabit siya doon sa ating front fender and then tinanggal ko na yung kanyang front fender. Kaya naging mukhang motard ngayon si Domo or yung ating Dominar 400 UG. So ito po yung gagamitin natin sa Boss Ironman 2024 dito sa Luzon. Ayan. So pangatlong Ironman na po natin yung ngayong February 23 and 24. So ngayon, papaliwanag ko sa inyo kung bakit namimili ako sa dalawang gulong na ito. So ang pagbabasehan natin ngayon dito is yung kanilang pros and cons. So unahin natin si Corsa Cross S. So alam nyo naman ako ay big fan ng adventure touring. Part ng pagiging adventure bike is yung dual sport tire. Syempre dumadaan tayo minsan sa sirang kalsada or wala pang kalsada, off-road ganyan. So ito napakalaking tulong talaga kahit sa road. Alam nyo naman na hindi ganun ka-perfecto yung kalsada natin dito sa Pilipinas. So maraming dumi, maraming putik at kung minsan may bato rin. So ngayon malaking tulong kasi si dual sport tire dahil marami yung dadaanan ng dumi. Unlike naman dito kay Corsa R93 na semi-race tire, puro gulong siya. Wala siyang masyadong dadaanan. Usually, konting tubig, putik, and puro gulong na yung nakadikit sa kalsada. Which is much better ito sa dry. And ito naman si Cross S, pareho, dry and wet. So ngayon, nag-iisip ako sa dalawa, since puro kalsada naman yung dadaanan natin sa Boss Ironman, iniisip ko kasi ito dahil ito mas magaan ng kaunti compared dito. So may epekto rin kasi yon sa pagtakbo natin, which is mabibigyan kasi ako nito ng more speed and then more sa braking power. Dahil which is puro gulong nga yung nakakapit, mag-brake man ako ng biglaan or sudden brake, kakapit talaga siya. Hindi mag-activate na mag-activate yung ABS. Unlike dito kay Corsa Cross S, which is kapag ikaw ay nadaan sa putik or sa tubig, kapag nag-sudden brake ka, puputok ng puputok yung ABS.
So, hindi naman porke naka-ABS kasi, hindi ka nga mag-i-skid. Pero ang isang consequence naman kasi nung ABS, pwede kang mabangga sa unahan mo. Sobrang bilis mo, and then nag-sudden brake ka, pumutok yung ABS mo, hindi ka nga nag-skid, gradually ka lang niyang pahihintuin, pero may chance na kung may kasunod ka sa unahan mo, pwede mong mabangga. So ngayon, ang isang pwedeng gawin na lang doon ay hindi ka pwedeng magmabilis ng sobra dito. Lalo na kung wet. Pero kung dry naman yung dadaanan, yun, napaka-the best talaga nitong Cross S. So ngayon, kung kayo ay bibili ng gulong from Corsa Motorcycle Tires, make sure na merong authenticity sticker. Ayan, ilalagay ko sa screen. Kasi ngayon, merong mga nagbebenta ng gulong sobrang mura or mas mababa pa sa SRP price na ino-offer ni Corsa. So yun pong mga yon, hindi po garantisado ni Corsa Motorcycle Tires Philippines yung quality nun. And sa presyo niya na sobrang mura, hindi guaranteed yung quality nun. Ano? At syempre, walang warranty yon kay Corsa Motorcycle Tires Philippines. So mag-iingat po tayo sa pagbili natin, at kung interested kayong bumili ng any Corsa Motorcycle Tires, ilalagay ko yung link ng mga online shops dyan sa description at ganun din sa ating Facebook page, ipopost ko doon. So available tayo sa Lazada, Shopee, TikTok, and Facebook. Meron tayo sa Facebook Marketplace, or pwede kayong mag-message sa mismong page ng Corsa Motorcycle Tires Philippines. Or sa akin, pwede rin kayong magtanong in case meron din tayong mga stock na gulong. Ano, available tayo sa Corsa Platinum R93 semi-race tire at sa Corsa Platinum Cross S. So itong dalawang gulong na to, the best talaga sila, depende sa paggagamitan nyo. So kung kayo ay magpapalit na ng gulong, lalo na sa inyong Dominar or sa mga big bikes, highly recommended itong dalawang gulong na ito. Kasi bukod sa sila ay affordable na, napakakapit pa nila. So sa compounding nga pala, kung matatanong ninyo, ito pong dalawang ito ay medium compound. So kaya sila napakakapit talaga, no? Ayan. Ito, super na-enjoy ko itong R93 na ito, no? Lalo na sa mga bankingan. Kasi hindi ka talaga bibigoy na ito. Ayan, kitang-kita naman na chicken strip na yung kanyang, ayan, gulong. So dito naman, although medium compound siya, makapal kasi yung kanyang mga tread or yung mga black. Sobrang tagal mo na talagang puputpurin itong Cross S. Ito naman yung inam dito. Bukod sa sulit na yung pera mo, ang tagal pang mauupot. Ikaw na yung maiinip. Ayan, Corsa Platinum Cross S. Bukod sa pogi na yung kanyang tread pattern, masusulit talaga yung pera mo dito. Ayan, napakakapal ng kanyang mga black. At kung gusto mo naman ng pang racetrack, ayan, mga pang racetrack na performance na gulong, or kung ikaw talaga ay nagre-racetrack, ito ang kunin mo. Corsa Platinum R93. Ayan, 160, 60, rim 17, at ito po yung ating pangharapan. So guys, ito rin ha. Ito po, 110 ito. Ito 120 na. 120, 60, rim 17. At ito namang harapan natin na Cross S, 110, 80, rim 17. So kung mapapansin nyo, yung parang mas malaki pa ng kaunti si Cross S, or halos magkasing laki sila. So ito kasi ay ilalagay natin dito sa ating isang motor, na kung ang gagamitin natin sa Boss Ironman ay itong Cross S, ililipat natin itong si R93 dito sa ating BMW. Papalitan na natin itong old na to, kasi 2019 pa itong mga gulong na ito. So ilang years na rin, medyo matigas-tigas na sila. At yun naman yung delikado kapag kayo nagra-ride, lalo high speed, pag matigas ang gulong. Kahit tuyo ang kalsada, kapag matigas na ang gulong, mag-i-skid yan, or laging puputok yung ABS nyo, which is hindi rin kayo hihinto agad. At maiba tayo dun sa issue na kumakalat na yung ibang brand, sinasabi nila na parehas lang daw yung manufacturer ni Corsa Motorcycle Tires. So hindi po totoo yun. Ang manufacturer lang po ni Corsa Motorcycle Tires ay si Multistrada. Kasi lahat ng company sa Indonesia merong PT sa unahan. Kagaya nitong ipapakita ko sa screen. Yan. So yung PT po kasi na yan, lahat yan meron, lahat ng company may PT sa unahan ng pangalan bago yung pinakapangalan ng company or nung manufacturer, like PT Multistrada. So yan lang po yung nag-iisang manufacturer ni Corsa Tires. So ito kasi yung mga ginagawang gulong niyan ni Multistrada, no. Yan yung mga gulong na ginagawa ni Multistrada. Kaya pag bumili kayo ng Corsa Motorcycle Tires, i-check nyo yung authenticity sticker kagaya nitong ipapakita ko sa screen. So hahanapin nyo po yan kapag bumili kayo ng gulong. Kasi kapag hindi galing sa Corsa at wala pong sticker,
Wala pong warranty yan at hindi po garantisado yung quality niyan. Sa next video natin, siguro before Boss Iron Man, gagawa tayo ng ating pinaka-complete preparation nitong ating Dominar 400. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng isa pang update na kung ano-ano yung mga iginayak at ipin-repair natin dito sa ating motor. Ayan. Kung ano yung mga kailangan palitan at ano-ano yung mga magandang ilagay. Like ito, ilaw. Ayan. So, big shoutout sa Showoff. Ayan. Thank you so much sa pinadala nyo yung ilaw. Ayan. Sobrang ganda po nito, no? May function siya. May blinker. And then, meron siyang white and yellow. So, shoutout po sa Showoff. Ito po ay 120 watts, ano? 60-60. At yan ang ating Dominar 400 UG. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, February 23 and 24... sa Subic International Airport, dyan po gaganapin ang Boss Iron Man 2024 Luzon Leg. So, magkita-kita po tayo dyan. Ride safe and see you on my next one.